Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na dessert. Ang leche flan na glutinous rice flour. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, huwag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Sa paggawa po ng leche flan glutinous rice flour, gagamit po tayo ng 2 cups na glutinous rice, 2 cups na ebak, isang lata na condensed milk, 2 eggs, at sa paggawa po naman ng ating pagkakaramel, gagamit po tayo ng white sugar. Ngayon po, umpisahan po muna natin yung pagkakaramelize ng ating leche flan. Ito po yung ating gagamitin na llanera. Large po itong aking llanera. Lalagyan po natin ng 1.5 tablespoon na white sugar at atin po itong ikakaramelize. Sa mahinang apoy lang po natin ilalagay hanggang magkaramel itong ating sugar. Ayan, ganito lang po yung ating gagawin. Golden brown na po ito. Okay. Ayan. Ayan, tapusin lang po lahat natin to at mag-uumpisa na po tayo. Okay, babalik po ako. Ngayon, okay na po itong ating mga llanera. Itabi na po natin muna at titimplahin na po natin ang ating masarap na dessert. Okay, ngayon, lagay na po natin itong 2 eggs. Ayan. Atin lang itong batihin. Lagay po natin itong 2 cups na iba. Ayan. Ito pong condense. Ayan. Okay, haluin lang po natin hanggang mag-mix itong ating nilagay na mga ingredient. Ayan. Ngayon po, ilagay na po natin itong ating 2 cups na glutinous rice flour. Okay, mix lang po natin hanggang mawala po yung buo-buo. Habang nag-mix po ako nito, nagpapakulo na po ako ng tubig sa ating steamer. Okay, ngayon, okay na po ito. Ngayon po, sasalain po natin to ng 2 beses para po talagang smooth yung ating leche flan. Ngayon, ito na po yung ating pangalawang sala. Okay, ngayon, lagay na po natin sa ating mga llanera. Ayan. Tingnan po natin. Kung tatlo lang. Ngayon, bago po natin ito i-steam, lagyan po natin ng sake para siguradong hindi po siya masisingawan.
Ayan, kumukulo na po itong ating tubig. Kailangan po kulong-kulo yung ating tubig. Ayan, ngayon po, i-steam po natin to ng 45 minutes sa medium heat lang po na apoy. Okay, takipan na po natin at after 45 minutes, babalikan po natin. Ngayon, after 45 minutes, check po natin. And ngayon po, after 45 minutes, tutusukin lang po natin. Pagka po malinis na itong toothpick, ibig lang pong sabihin noon ay luto na po siya. Okay? Medyo lang po ating palamigin ang bahagya at ilalagay na po natin sa ating serving plate at ikima na po tayo. Okay, ngayon heto na po yung ating napakasarap na dessert. Inano ko lang po ng kutsilyo yung gilid para po siya matanggal. Oh, kita nyo, diba? Oh, napakaganda talaga. Tingnan nyo naman, talagang creamy. Ayan, tingnan nyo naman. Heto na po yung ating napakasarap na dessert. Oh, diba? Napaka-easy lang pong gawin. Ngayon po, siyempre po, tikima na po tayo. Okay, ngayon po, hiwain na po natin at tikima na po tayo. Oh, tingnan nyo naman, talagang napakakunat. Ayan. Talaga namang napakagandang iyahin. Oh, di po ba? Nakita nyo naman po, pinong-pino yung loob at talaga naman pong sa itsura pa lang po, smooth na at creamy. Okay, tikima na po tayo. Okay, ngayon po, tikima na po tayo. Ay, talaga naman pong kakunat. Tikman na po natin. Talaga pong masarap. Creamy. Ayos na ayos lang po yung tamis. At talaga naman pong masarap po dahil pinaghalo po talaga yung lasang-lasa po yung pagka-leche plan niya. Talaga pong masarap. Gawin nyo na po para tayong double purpose. Pwedeng merienda, pwedeng dessert. At gawin nyo na po at napakadali lang po namang gawin. O paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Babus!